Hello po! Hello sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po si Jennifer Koike here in Japan as caregiver. So, tatalakayin po natin ngayon kung mahirap bang maging caregiver here in Japan as first timer, second timer at sa mga veteran pa or what. Kung ano ka man as caregiver here in Japan. So, watch! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Hello! I'm Jennifer Koike here in Japan po. At tatalakayin po natin at pag-uusapan natin kung mahirap po bang mag-caregiver here in Japan. Ayun guys! Ayun na nga. Pag-uusapan natin kung mahirap nga bang mag-caregiver here in Japan. Ayun guys! Ngayon, itong video na to is bigla ko lang naisip na gawin. Kagagaling ko lang ng work. Ano ko ngayon? Hayabay na ako ngayon. Ibig sabihin, yung maaga, hayabay. Ibig sabihin, pang-umaga ka. Ayun, yun yung tinatawag nilang hayabay. So, hayabay na ako ngayon. Pag-uwi ko, nagda-drive ako, naisip ko, mag-video kaya ako about kung mahirap nga bang mag-caregiver here in Japan. Ayun na nga guys, ayan, pag-usapan natin. Para sa akin po, mahirap mag-caregiver dito sa Japan kung wala kang experience, kung first timer ka, kung hindi ka pa marunong magsalita ng language nila na Nihongo, or kung wala ka pang experience about sa pagiging caregiver here in Japan. Ayun! Ako, wala po akong experience mag-caregiver dito sa Japan. As in, walang-wala. Dati, ang mga trabaho ko is a factory worker, sa mga car parts, mga ganun yung mga trabaho ko. Sa pagkain, wala akong ka-experience sa pagtatrabaho ng caregiver here in Japan. Ayun, ayun nga guys, naisip ko lang to kaninang i-video. Gusto ko lang i-express kung gusto ko lang i-kwento sa inyo kung mahirap nga ba ang trabaho ng caregiver dito sa Japan. Mahirap nga ba o madali lang? Ayun. Yun po yung ating pag-uusapan. Ayun nga, guys. Ayun. Pinaka mahirap talaga is yung sa language. Kung first timer ka, kung galing ka sa Pilipinas tapos pupunta ka dito sa Japan, pag-aaral ka naman doon ng mga, alam ko, 6 months yata ang pag-aaral doon ng Nihongo. So, may mga alam ka ng mga basic na salita. Yun lang naman ang pinakamahirap na para sa akin, sa language barrier. Kasi, kung marunong ka nga magtrabaho, kung yung physical active ka, kaya mong magtrabaho, ng mga tinuturo sa yung trabaho dito, is, paano naman kung hindi ka marunong magsalita? Kung hindi mo naman sila naiintindihan, di medyo mahirap din yun para sa atin, di ba? Ngayon, so, ang pinaka-advice ko sa inyo is, kailangan talaga, first is the language, or yung tinatawag nilang salita dito sa Japan na Nihongo. So, Nihongo po, dapat po kailangan mag-aral ng Nihongo. Kailangan mong alam yung mga salita na ginagamit dito as caregiver. So, yung mga basic na Japanese language is ginagamit natin yan everyday. Dito sa Japan, ginagamit natin. Pero kasi may mga salita po, like, yung pinagtatrabuhan ko sa hospital, may mga medical term na ginagamit po as caregiver. So, dapat kailangan talaga marunong tayong magsalita ng Japanese. Hindi naman sinabing dapat marunong ka talaga as 100%, di ba? Hindi naman po 100%. Ako nga, 15 years na here in Japan, ang alam ko lang na Japanese is, kung i-rate natin sa 10, mga 3% lang doon sa 10. Yun lang po ang alam ko. Mahirap kasi magbabasa ka, magsusulat ka, tapos kung ano yung tinuturo sa'yo, dapat alam mo. Kaya dapat, kailangan
kailangan din natin yung, kailangan natin ng utak. Kailangan natin marunong tayong mag-Nihongo. Okay po ba yun? Ayun, next naman natin is yung sa pangalawa, yung distribution of work. So, kapag ka, sa distribution of work, meron po kasi mga, may mga naka-assign or may mga kailangan step-by-step na trabaho. Kung sa umaga, tanghali, hapon, meron pong mga step na na sinusunod. Hindi naman kailangan step by step, pero kailangan yun kung ano ba yung pang sa umaga, pang sa tanghali, o yung sa panghapon, or sa panggabi. Meron yun. Mga apat yun. Sa umaga, tanghali, hapon, at saka panggabi. So, kung ano man yung dapat na gawain sa umaga, yun gagawin natin. Kung ano man yung shift mo, or kung ano man yung trabaho mo, kung pang umaga ka ba, pang tanghali ka ba, or pang late ka ba, pang gabi ka ba, basta din. Iba-iba po yun sa mga, ano, sa ating mga pinagtatrabuhan. It depends upon po kung saan po kayo nagtatrabaho. Para po sa akin, sa hospital po kasi ako nagtatrabaho, halimbawa, kung sa distribution of work, halimbawa, ikaw, sinabihan ka na, dyan ka nakatoka sa okuro, or yung tinatawag na pagpaligo ng mga pasyente or mga natatanda, dyan ka. Pagka itinoka ka dyan, kailangan dyan, gawin mo yan. Kailangan gawin mo yan ng, hindi naman sa saktong oras, pero kailangan gawin mo yan kung saan ka man na natoka, or kung saan ka man. Ayun, next natin guys is yung sa kiroko naman. Para sa akin, mahirap yun. Kasi sa ating mga foreigner, syempre, mahirapan tayo magsulat. So, yung mga basic lang ng naituturo sa akin, yun lang yung mga naisulat ko. Yung halimbawa, ito yung ano ng pasyente. Ito yung kanyang mga list. Kung ano siya, kung sino ba siya, kung anong pangalan niya, ganyan. Tapos, ilalagay mo dyan kung ilang percent yung kinain niya ngayong umaga, tanghali, hapon, ganun. Tapos, kung ilang beses ba siyang dumumi, ilang beses siyang umihi, ganun. Isusulat mo yun siya dito sa kanilang mga list. Kung sino ba yan, kung pangalan niya is ganito, ganun, ganun. Ilalagay mo siya dito. Ilalagay mo yan siya sa kanya. Isusulat mo yan. Para alam nila kung, ay, itong pasyente na to, hindi pa dumudumi. Ng mga ilang araw na, hindi pa dumudumi. So, lalagay na yan sila ng mga pampadumi. May mga nilalagay na gamot or para sa ano, yung suppository, mga ganun, para dumumi yung mga matatanda. Kasi dapat kailangan araw-araw dumumi yung mga matatanda. So, kailangan may tinatawag silang kiroku. Kiroku, ibig sabihin nga yun, kailangan alam ng bawat isa kung dumumi ba o umihi ba. Pag hindi na iihi, syempre papaihiin. Pag hindi na dudumi, syempre kailangan padumihin. Pag hindi kumakain, kailangan din kung kaunti lang ba yung kinakain na tong pasyente na to. Ay, bakit ganito lang yung kinain na tong araw na to? Ay, tapos isang araw na siyang hindi masyadong kumakain. So, gagawa na sila ng move, diba? Kaya, kailangan yun, pinaka-importante yun, yung kiroku. Ibig sabihin yun, kailangan ililist mo yung mga activities, daily living ng mga matatanda or mga pasyente natin. O, diba? Ayun nga, guys. Ayun nga, puro na lang ako, ayun. Ayun, yung first na mahirap para sa akin is yung sa language barrier. Pangalawa yung distribution of work. Ayun. Tapos, yung pangatlo is yung kiroku. Ayan. Itong tatlo na to is mahirap ito para sa mga beginner na katulad ko. Beginner pa lang din ako kasi magtatatlong taon pa lang ako guys na nagka-caregiver dito sa Japan. Hindi ko pa masyadong alam lahat ng mga medical term, mga salita na ginagamit. Mahirap po kasi yung mga salita na ginagamit niya. Pero kapag ka nag-aral ka at gusto mo talagang matuto is matututo ka talaga. Kaya kailangan talaga natin ng tiyaga, sipag, talaga kailangan natin mag-aral habang nagtatrabaho tayo, mag-aral tayo ng pakunti-kaunting Nihongo para sa everyday na pagtatrabaho natin. Ayun, kasi yung mga medical term na ginagamit nila na salita dito sa caregiver is medyo mahirap po. Iba kasi, parang
iba sa pandinig ko sa mga alam kong salita, kaya kailangan nating pag-aralan. Ayun, kailangan natin talagang mag-aral. Yun po yung pinaka best advice ko, mag-aral po tayo ng Nihongo. At saka syempre kailangan magaling tayong communicate sa kanila kahit na hindi natin na-express masyado yung ating mga gustong sabihin. Kahit mga gesture lang, mga ganun-ganun lang, pwede naman na yun sa kanila. Saka mababait naman yung mga Japanese, lalo na sa pinagtatrabuhan ko, mga mababait yung mga nurse. Yun, mga kasama kong nurse, mababait sila. Kung sino man yung mga ahead talaga sa akin is talagang tinuturuan yung mga Pilipinang katulad ko. So, huwag po tayong matakot kung gusto talaga natin magpunta dito sa Japan. Kayang-kaya natin yan. Laban lang! Laban Japan! O, diba? Ayan, kaya kailangan pagbutihin, magtiyaga, at sa kailangan mag-aral po tayo ng Nihongo. Yun po yung pinaka-advice ko para sa mga gusto pong pumunta at mag-caregiver dito sa Japan. Eh, bakit nga ba kailangan ng caregiver dito sa Japan? Dahil po kasi, mas marami na po yung matatanda kaysa sa mga bata, sa mga teenager. Kasi, bakit? Nung araw po dito sa Japan is mga mararami pa po yung mga anak nila. Mararami yung mga magkakapatid, marami yung mga pamilya. Halimbawa sa isang pamilya may 10, 'di ba, nanay, tatay, tapos 8 anak, ganun. Pero ngayon, nanay, tatay, tapos isa, dalawa na lang po yung mga anak nila. Kaya mas marami na po yung mga matatanda kaysa sa mga bata. Kaya mas marami na yung mga inaalagaan na mga matatanda. Kaya mas kailangan po yung caregiver na yun dito sa Japan. Kailangan po. Kulang na kulang po talaga sa tao, sa mga trabahador. Kailangan po talaga ng caregiver. Yun po yung, hindi lang sa hospital, meron tinatawag na roaming home, may mga ganon, may roaming home, may short stay, may mga ganon talaga pinatrabahuhan. Hindi lang sa hospital, marami po talaga. Kaya, sa mga gusto pong makapunta po dyan dito sa Japan para mag-caregiver, go! Kailangan po natin mag-aral ng Nihongo. At saka kailangan natin ng puso. Kailangan po natin ng puso. At saka mababait po yung mga Japanese, mababait yung mga pasyente, mababait po yung mga matatanda. Pag alam nila mga foreigner ko o Pilipina ka, talaga nakikipagbiruan pa talaga sila. Kaya go lang po, laban po tayo sa ating pangarap. Thank you so much guys. Salamat po sa panunood po ng kaunting kaalaman ko para po sa pagiging caregiver dito sa Japan. So go lang po tayo sa ating pangarap at tuloy lang po yan. Aral po tayo, aral. Ayun lang po. Salamat po. So pag may tanong po kayo sa akin, message at comment lang po kayo. At don't forget to subscribe po my YouTube channel, Jennifer Koike po. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Arigato gozaimasu. Kung gusto niyo pong turuan ko kayo mag-Nihongo, mag-comment lang po kayo dyan. Thank you. Bye-bye.